Good morning guys! Welcome back to our channel, Chris Yellow Vlog. Kumusta po kayong lahat? Gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng viewers, sa lahat ng subscribers sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtitiwala. Sa mga panonood niyo po sa bawat video yung ina-upload ko, maraming salamat po. Today guys, mayroon akong bisita. Isa rin po siyang solo parent. Interview natin siya kung ano ang mga pinagdaanan niya at kung paano niya ito nalagpasan. Dati ko po siyang kaibigan guys, kasamahan din sa war, kaya lang nagbago na siya ng reality, kaya minsan na lang kaming nagkita. Ngayon, bumisita dito siya dito sa akin. Ito, papakilala ko sa inyo guys, si Tita Ning. Good morning, Tita Ning. Good morning. Hello guys. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Tita Ning, sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay, ano yung struggles na hindi mo makakalimutan? Pwede mo ba share sa amin? Oo, kasi ano, as a solo parent, kasi dapat matatag ka. Laging handa sa lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay natin. Ngayon, ako ang bilang solo parent, ubali widow ako kasi 8 years na ako na widow. So, bali, ang naging experience ko as a widow, yung panahon na namatay yung anak ko, February 2013, namatay yung anak kong panganay. So, bali, siya dapat may inaasahan ko na noon na makatulong sa amin kasi may work na siya. Tapos, after 3 months, namatay uli ang asawa ko. So, bali, lahat ng responsibilidad bilang mama at papa sa mga anak ko, bali, naiwan sa balita ko. Kaya, yun ang pinaka-worst sa buhay ko ang 2013 talaga. Mahirap siyang kalimutan. So, Tita Ning, anong ginawa mo nung mga panahon yun para malagpasan mo ang ganong pangyayari na dumating sa buhay mo? Ako kasi ano eh, yung bari ang blessing na hinatag sa akin ni Lord is yung napaka-positibo ko na tao. So, ako kasi hindi ako masyadong palasimba, pero para dasal po ako. Dasal lang po pagkatapos. Kumbaga, kasi ano eh, yung mga ano ko kasi na naiwan ng asawa ko, siyempre umaasa din sila sa akin. So, dapat makikita nila na malakas ang love ko. Kasi pag humina ako, si paano naman sila? So, lagi ko iniisip yan. Kaya ang ginawa ko, yun, nag-racket-racket ako kagaya ng dati. Kasi maliit pa lang ako, talagang sanay na ako mag-racket eh. Pag-racket na para kumita, tapos malibang para mabuhay ang pamilya. Okay. Yun guys, napakinggan nyo ang kanyang story. Ngayon, mahingi tayo ng payo kay Tita Ning kung ano ang may papayo niya sa mga ka-single mom, ka-single dad dyan. At kahit kanino, sa kahit hindi siya single mom, hindi single dad, para sa lahat, hingi tayo ng payo sa kanya. So, para sa akin, unang-unang is prayer talaga. Huwag niyo pong alisin yun sa buhay niyo. Pagkatapos, kumbaga, yung mga anak mo, ikaw na lang ang pag-asa. So, dapat, laging may pag-asa sa buhay. Kasi kung ano man ang nangyayari sa atin, lahat po yan na may hangganan. Kumbaga, sa ngayon na yan, hindi magandang panahon mo, malay mo kinabukasan. So, lagi na lang natin idasal sa mga Diyos na, kumbaga, nasa kanya, siya ang dapat maggabay sa araw-araw natin na pamumuhay para malagpasan natin ang mga lahat ng struggles na dumarating sa ating buhay. So, ayan guys, prayers lang talaga. Yun ang, saka kapit lang kay Lord, kaya natin to, laban lang. Maraming salamat, Tita Ning, sa paglaan mo ng oras sa amin. Thank you guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video ng to. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Maraming salamat. Hanggang dito na lang ang aming vlog. See you on my next vlog. Bye!